Urig naman, iha. Mas magaling yung English ko kaysa kay Erap, ano? Di hamak naman. Lamang ka ng apat na guhit. Talagang napakagaganda ng iyong mga anak, nena. Palagay ko'y bagay din ako maging ama. Tama ka na nga riyan, ha? Napakalupit mo, nena. Eh? Nena, tanggapin mo itong dala kong kalamay para sa'yo. Apat na gabi kong nilamay. May kasamang binugbog. Isa sa mga veteranong aktor at komedyante na dumaan sa Philippine show business ay si Dencio Padilla. Madalas siyang nakikita noon bilang sidekick ni The King Fernando Poe Jr. at kilala sa kanyang puntong Batangas na pananalita. Siya rin ang ama ni Dennis Padilla at lolo ng aktres ngayon na si Julia Barreto. Alamin natin ang kanyang naging buhay sa video na ito. Bago tayo magpatuloy, kung ikaw ay bago sa channel na ito, at gusto mo ang mga kwento ng buhay ng mga Pilipinong sikat, ay huwag kalimutan mag-subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated ka sa mga susunod pang videos. Salamat! Hola! Entra, senyor! Buena, senyor. Buenas. Nag-iisa yata kayo. Bakit? Ang mangyari ko, eh, wala nang bakanting mesa. Kung papayag kayo, makisalo na muna kayo sa mesa ng binuho. Eh, kung papayag ho siya, papayag lang. Despesa mo. Tuloy kayo. Para luman ang buhay. Sandali lang, ano bang gusto mong mapag-aralan? Gitara o kanta? Wala, talagang hilig ko yung kanta. Kanta ba hilig mo? Oo. O, kumanta ka na lang. Ako na lang tutugtog. Ala, hulog. Ayan, mabuti pa. Ay, mabilis ang kanta. Yutalahi! Teto sa petong gatang sa tabenang pwede kahit sa kanto-kanto, sa palengke, sa beer house, okay lang tumira doon. Ngayon mo gamitin ang tapang mo. Ipaglalaban natin ang lupang ito. Sumama ka! Masasayang lang panahon natin, Chong. Sa'yo masasayang, pero sa akin hindi. Palibhasa, laki ka sa lansangan. Manang-mana ka sa tatay mong ex-convict. Kaya ganyan kang magsasagot! Nakapagsisisi ka! Si Prudencio Valdivia, na mas kilala sa kanyang screen name na Dencio Padilla, ay ipinanganak noon September 2, 1928 sa Nagcarlan, Laguna. Siya ay nagsimula sa mundo ng show business sa pamamagitan ng pagpasok bilang extra sa mga pelikula. Sa loob ng 3 taon, ito ay kanyang ginawa, maging ang hirap na kakambal ng paggawa ng maliliit na movie roles. Ayon kay Dencio, siya ay madalas walang makain noon, sapagkat ang kanyang kinikita ay hindi sapat upang mapunan ang kanyang pangangailangan. Siya ay tumutulong sa mga crew sa movie set para makabahagi ng pagkain, dahil ayon sa kanya, ang mga extra noon, ay hindi masyadong pinagtutuunan ng pansin. Sinubukan din niyang gumanap na kontrabida nung una, subalit ang karakter ng kontrabida ay hindi nababagay kay Dencio. Siya ang tipo na hindi mukhang kalaban, at hindi nakakatakot ang kanyang itsura, na naging dahilan upang mapunta siya sa pagkukomedya. Abay, Talicia! Ay! Ang basta sa manong mama! Nang si Dencio ay mabigyan ng mas malalaking roles sa mga pelikula, siya ay gumanap bilang supporting characters at sidekick ng mga bida. Isa sa kanyang madalas na nakasama ay ang hari ng pelikula na si Fernando Poe Jr. Ang dalawa ay kalauna naging magkaibigan, at si Dencio ay nagsimulang makilala ng mga movie fans ng panahong iyon. Habang tumatagal sa industriya ang aktor, siya ay nakatanggap ng iba't ibang nominasyon sa mga award-giving body sa Pilipinas. Ilan dito ay sa pelikulang, Ito ay Maynila, at Dragon Fire sa Quezon City Film Festival. Sanktuaryo para sa Baguio Film Festival. Media Bilyo para sa Iloilo Film Festival. At Dugo ng Bayan para sa Film Fest na ginanap sa Olongapo.
Madalas ay hindi umaasa si Densho na siya ay magwawagi sa mga nominasyon ito, kaya naman nang siya ay man-nominate bilang Best Supporting Actor sa pelikulang Media Bilyo sa Manila Film Festival noon 1984, siya ay hindi dumalo sa awards night. Kanyang nakalaban sa nasabing award, ang mga batikang aktor na sila Joe Sison, Vic Silayan, Paquito Diaz, Max Alvarado, at Eddie Garcia. Mga bigating aktor na hindi niya inaakalang kanyang matatalo upang maiuwi ang Best Supporting Actor Award. Siya ay nanatili sa kanyang tahanan habang pinapanood ang late broadcast ng programa sa telebisyon, nang may biglang tumawag sa kanya sa labas ng bahay, at nagulat siya nang makitang ito ay ang aktres na si Susan Roses. Niyaya siya ng aktres at sinabing sila ay may pupuntahan sa Casa Marcos. Kinakabahan pa noon si Densho, dahil iniisip niyang baka may nangyaring kung ano kay Ronnie o FPJ. Sumama siya kay Susan, at nang sila ay makarating sa lugar na pupuntahan, siya ay nagulat dahil ito pala, ay isang surprise para sa kanya. Nakita niya si FPJ na may hawak-hawak na trophy, sabay abot sa kanya nung trophy, at siya ay niyakap nito. Sinabi din ni Ronnie ang magandang balita, na siya ang nanalo ng Best Supporting Award para sa Media Bilyo. Ayon kay Densho, si Ronnie ay napakabait na tao, at itinuring siya nito bilang isang tunay na kaibigan, kahit siya ay hindi mayaman. Makalipas ang mahigit 20 dekada sa paggawa ng pelikula, si Densho ay nabigyan ng pagkakataon bumida sa pelikulang Iskuro Kutoy noon 1981. Ito ay kumita sa takilya, at nagkaroon ng cameo appearance ang ilan sa malalaking pangalan sa industriya, na nakatulong sa pagpo-promote ng pelikula. Matapos nito ay sinubukan ulit magbida ni Densho sa pelikulang Boogie, upang patunayan sana, na kakayanin na niyang magdala ng sariling pelikula. Nagkaroon ng ilan mga problema sa production ng pelikulang ito, at si Densho ay halos solong nag-promote nito. Sa kabutihang palad, ang Boogie ay kumita kahit papano sa takilya. Matapos nito ay bumalik si Densho sa paglabas bilang sidekick o supporting character sa mga movies, at tumagal pa ng maraming taon sa showbiz. Siya ay lumabas din sa ilang mga serye sa telebisyon, at minsang nanominate sa CAT Award para sa programang Wala Kang Paki. Ang kanyang napangasawa ay si Catalina Valdivia, at sila ay nagkaroon ng 8 anak. May mga panahon na dumanas ng pinansyal na hirap ang kanilang pamilya, lalo na nang magsabay-sabay sa pag-aaral ang karamihan sa kanyang anak. Subalit ito ay nalagpasan din ng aktor, at ang kanyang mga anak na sila Dennis, Samuel, Glenn, Jennifer, Jean, Richard, Ched at Roth ay lumaki naman lahat ng maayos. Si Dennis ay sumunod sa yapak ng kanyang ama sa pag-aartista, at gumanap din ng mga supporting character sa pelikula. Kalaunan ay napangasawa nito ang aktres na si Marjorie Barreto, at isa sa kanilang anak ay ang tanyag na aktres ngayon na si Julia Barreto. Ang iba pang mga anak ni Densho ay kalimitang naging OFW at nagtrabaho sa ibang bansa. Ang mga ito ay nakaranas din lumabas sa pelikula at TV commercials, noon sila ay mga bata pa. Noon September 30, 1997, si Densho ay isinugod sa ospital, matapos makaranas ng pananakit ng dibdib. Siya ay na-confine ng mahigit 1 linggo sa ospital, at noon siya ay ilalabas na sana para makauwi. Si Densho ay pumanaw dahil sa biglaang cardiac arrest noon October 10, 1997, sa edad na 69. Ang huling naging hantungan ng aktor ay sa Nagcarlan Municipal Cemetery sa Nagcarlan, Laguna. Hindi man palaging bida ang mga naging roles ni Densho Padilla, ay nakuha naman niya ang paghanga at respeto ng marami sa industriya. Siya ay magaan katrabaho, masipag at matyaga sa set. Maraming artista ang naging kaibigan ng aktor, at isa dito ay ang nag-iisang daking na si FPJ. Si Densho ay tumagal ng halos 4 dekada sa industriya, at nag-iwan ng tatak sa puso ng kanyang mga tagahanga. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan nyo ang kwento ng buhay ni Densho Padilla, at may komento o gusto kayo idagdag, ikomento lang po sa ibaba ng video.
Huwag din po kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel. German, nadali ako. Yung kabisada ko, bukado, pati latigo ko. Naku naman kasi Julian, napakaburara mo eh. Eh, sandali ko lang iniwan dun eh. Gabi-gabi, tinitira tayo. O nga, pare. Hindi bali, Julian, matse-tsempoan din natin yan. Sana nga. Paano tuloy na ako, pare? Sige, parang kasing. At totoo nun, German, hindi pa bayad yun eh. Inuhulugulugan ko pa yun eh. Ano, yung bukado? Hindi, yung kabayo. Sorry. Huwag ka maniwala sa kanya, nena. Ugali mo naman talaga magpalusot ah. At sinong may sabi sa iyong makialam ka sa akin? At sa ano pa mang sasabihin ko, bawayin mo yung sinabi mo kung hindi susuntukin kita. Ah, kabayan, kapag ako'y nagbitiw ng pangungusap, kailanman ay hindi ko na pwedeng bawiin. That is final, no return, no exchange. Vibration. Ang totoo po niyan eh, bago po ako pumasok dito sa inyong bahay eh, alam ko kung ilang tao ang nandito sa loob. Tatlo kayo rito. Asya nga. Maganda alam niyo. At saka yung inyong misis. Naku. Eh, huwag kayong magagalit, Mr. Purundong. Eh, Miss Tisa. Maganda. 5-4 ang taas. Bahay namin na si Sisi. Ako'y natotorepe. Alay, bakit ka gaganyan? Mabuti nga't may sardinas. At yan kahit papano, meron ka ring nahihigan. Merong mahihigan, puro surot naman. Alay, wag mong apihin ang surot kong kaibigan.